Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man paig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga kapwa ko listeners dito sa Pinoy Creepy Tales at sa mga bumubuo nitong channel na ito, lalong-lalo na sa lahat ng mga admins at narrator na si Boss Jean Carlo. Nais ko din po kayong pasalamatan sa walang sawa ninyong pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa inyong mga taga-suporta at tagapakinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Mary Rose mula sa bayan ng Rizal. Nangyari po ang kwentong ito taong 1998 sa aming lugar. Ako noon ay kasalukuyang first year high school pa lamang. Pangalawa ako sa aming apat na magkakapatid at tanging pagsasaka sa bukid ang hanap buhay ng aking tatay habang mananahi naman ang aking nanay. Kapag walang pasok sa eskwela ay madalas kaming sumama sa bukid ng magkakapatid. Isang araw pagkatapos naming mag-almusal ay naggayak na kami upang pumunta sa bukid kasama ang aking nakakatandang kapatid na si Kuya Ronron at si Tatay, habang ang dalawa pang sumunod sa akin ay maiiwan sa bahay kasama naman si Nanay. Habang naglalakad ay may napansin akong isang bago na itinatayong bahay pa lamang na nasa may kabilang ibayo ng bukidin na sinasaka ni Tatay. Hindi ko na lamang muna pinansin o binigyang atensyon ito dahil nakadating na kami sa kubo kung saan kami namamalagi kapag nasa bukid si Tatay at Kuya na paminsan-minsan ay tumutulong kapag sobrang naiinip na. Ako naman ay nagmamasid lang at kapag malapit na ang tanghalian ay ako ang naghahanda ng kanilang kakainin. Habang nakaupo sa loob ng kubo at nakatanaw sa labas, ay napadaho muli ang paningin ko sa ginagawang bahay. May mga lalaki na gumagawa at isang may edad na lalaki ang nagmamando sa mga manggagawa. Meron din akong nakita na isang babae na may edad na din ang abala naman sa paglilinis o pagwawali sa paligid ng itinatayong bahay. Pero ang napagtuunan ko ng pansin ay ang babaeng halos kaedad ko lamang yata. Manaka-naka itong tumutulong sa babaeng nagwawalis at paminsan-minsan ay inililibot din ang paningin sa kabuuan ng bukirin. Maputi ito, mahaba at itim na itim ang buhok. Pero hindi ko maaninag ng husto ang mukha dahil nasa kabilang dako ito ng kubo na kinauupuan ko noong mga sandaling iyon. Pagsapit ng alas 12 ay agad na din akong naghanda ng mga plato at pagkain na ipinabaon sa amin ni Nanay at pagkatapos ay tinawag ko na si Tatay at ang Kuya ko. Pagkatapos maglinis ng kamay at magdasal ay agad na kaming kumaing tatlo ng tahimik. Tuloy lang sa pagnguya ng mga kinakain namin, nang bigla kami magkatingin ng tatlo dahil may nagsalitang lalaki na nagtatao po sa labas ng aming kubo. Agad namang tumayo si Tatay at lumabas. Ako po ay likas na osisera kaya naman nakisilip ako sa bintana ng aming kubo at nakita na yung lalaking may edad na nagmamando sa mga manggagawa ang nasa tapat kasama ang babae na sa palagay ko ay asawa nito. Nagdala kami ng pagkain para sa inyo. Nakangiting tugon ng lalaki na nagpakilalang si Mang Nestor. Nako, salamat at nagabala pa kayo. Gusto nyo bang makisabay sa amin ng tanghalian? Alok naman ni Tatay. Ay, hindi na. Nagabot lang kami ng pagkain at naiwan kasi mga gumagawa sa bahay namin. Pagtanggi naman ng babae na kalaunan
ay nagpakilalang si Aling Tess na asawa ni Mang Nestor. Ay, ganun ba? Salamat nga pala ulit sa pagkain. Sambit ni tatay at agad din namang nagpaalam ang dalawa at naglakad na pabalik sa kabilang dako ng bukid. Pagbalik ni tatay sa loob ng kubo ay umupo na din ulit ako, habang si kuya naman ay tuloy pa din sa pagkain. Pagkalagay ni tatay ng pagkain sa lamesang gawa sa kawayan, ay medyo natakam pa ako dahil ito ay dinuguan. Pero dahil sa nakakain na ako ay hindi ko na nakuhang tumikim pa nito at halos mapanganga na lamang ang aking bibig dahil naubos ni tatay mag-isa ang ibinigay na pagkain sa amin. Sobrang sarap daw kasi nito at hindi maalat o malansa, katulad ng iba niyang natitikman na kung miminsan ay malalasahan mo pa din ang lansa o di kaya naman ay may hindi kaaya-ayang lasa na parang hindi naluto ng maigi. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga lang kami saglit at agad din namang bumalik si tatay at kuya sa bukid para magsaka. Ako naman ay nagligpit ng aming mga pinagkainan at nagwalis-walis sa labas saglit. Dahil sa katirikan ng araw ng mga oras na iyon, ay pumasok na kaagad ako sa kubo at nagpahinga. Nang mainip ay umidlip muna ako saglit at napadilat na lamang ako ng mga mata nang tinatapik na ako nila tatay at kuya para umuwi. Pagtingin ko sa paligid ay halos papalubog na ang araw at medyo lumalamig na din ang simoy ng hangin. Agad na akong tumayo at dinala ang mga gamit namin. Pagka-uwi sa bahay ay sinalubong kami ng dalawa kong kapatid at sinanay naman ay nakadungaw sa garahe ng aming bahay. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay tumungo na ako agad sa kusina para tumulong kay nanay sa paghahanda sa aming hapunan. Nakapagsaing na ako at nakapaglatag na ng mga pinggan, baso, kutsara at tinidor nang magbukas-bukas ako ng mga kaldero dahil bigla kong naisip na hindi nagayat ng mga gulay o nagluto man lang si nanay. Nang wala akong makitang laman sa mga kaldero at kawali, ay tsaka ko lamang napansin na may nakatakip na mga plato sa aming lamesa. Pagsipat ko dito ay yung inulam namin kanila nila tatay at kuya sa bukid at mayroon pang isang ulam na inihaw na isda. Naisip ko na baka kanina pa nakapag-ihaw si nanay para wala na siyang gagawin. Pagkatapos ko maghain ay tinawag ko na sila upang makakain na kami ng hapunan. Agad din naman nagsipuntahan ang aking mga kapatid, pati na rin sina tatay at nanay at naghugas na ng mga kamay. Pagkaupo sa lamesa ay nagdasal at nagpasalamat muna kami para sa grasya at biyayang nasa hapagkainan namin ng mga oras na iyon. Pagkatapos ay agad na din kaming kumain. Masaya kaming kumakain habang may halo pang kwentuhan at tawanan kung ano ang mga nangyari sa amin ngayong araw. Kumbaga, bonding namin sa ganong paraan at sobrang masaya na kami sa ganoong pamamaraan lamang. Siya nga pala, may nagbigay ng ulam kanina sa amin sa kubo. Yung mag-asawa na nakabili ng lupa sa kabilang parte ng sakahan, sambit ni tatay. Kaso naubos ko na kasi sobrang sarap eh. Dugtong pa nito na natatawa. Naku, ikaw talagang lalaki ka. Siya nga pala, yung ihaw bigyan sa atin yan ng kumpare mong si Orlan, sagot naman ni nanay sa kanya. May sobra daw kasi sa mga naibenta niya kaya inihaw na lang niya at yung isa nga ay ibinigay na dito sa atin. Dugtong pa ulit ni nanay. Yung inihaw na isda ay tilapia lamang at medyo may kalakihan pero si tatay na din ang tumira dito dahil mabibitin lang kaming lahat kapag naghati-hati pa kami. Total naman ay madami pa namang ulam na natira at sobra-sobra pa nga iyon para sa amin kung tutuusin. Matapos naming kumain at magligpit, ay agad na din kaming mga nagtungo sa aming mga kwarto upang magsitulog. Dahil sa linggo bukas ay kasama ulit kami ni kuya kay tatay sa bukid. Pasado alas 8 pa lang ay mga nakatulog na kaming lahat
at nagising maagang maaga din kinabukasan. Makalipas ang ilang araw ay halos patuloy pa din sa pagsasaka si tatay sa bukid. Hindi naman kalakihan iyong lupa kaya kinakaya niya kapag may pasok kami sa eskwela. Kwento niya na kilala na daw niya ang pamilya na bagong lipat at halos araw-araw daw ay dinadalhan siya ng mga ulam o ng pagkain. Nakilala at naging matalik na kaibigan ko na din ang anak nila na si Maylin na halos kaedadan ko lamang. Transferee pero magkaiba kami ng section dahil sa nahuli siya ng pasok sa amin. Pero nagbago ang lahat isang gabi nang biglang may mangyaring masama kay tatay na ikinabahala ng buong pamilya namin. Pagka-uwi ko isang hapon galing eskwelahan ay dumadaing ng sakit ng tiyan si tatay at namamawis ng sobrang lamig ang buong katawan. Doon ko lang din napansin na unti-unting namamayat si tatay at halos nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Sabi ni nanay ay panay daw ang pagsusuka nito at kapag kumakain ay palagi nitong isinusuka ang lahat at kung minsan ay halos puro laway na lamang daw dahil sa lahat ng nasa sikmura niya ay iniluluwa niya. Pagsapit ng dilim ay bumuti na ang kalagayan ni tatay at kahit na papaano ay tumigil ang sakit ng kanyang tiyan at ang kanyang pagsusuka. Nakahiga na kami magkakapatid pero pabiling-biling ako sa higaan dahil sa pakiramdam ko ay napakainit kahit na nakabukas naman ang aming bintana. Katabi ko yung dalawa kong kapatid nang bigla akong makaranig ng tunog ng tuko. Hindi iisa pero parang napakadami at tila ba nasa labas lamang ng aming bahay. Nalabis kong ipinagtataka dahil sa tinagal-tagal ko doon na nakatira at doon na ako lumaki ay hindi naman nagkakaroon ng tuko sa gabi. Tanging mga kulisap lamang ang naririnig namin o kung miminsan nga ay may palaka pa. Binaliwala ko na lamang at pagising ko kinabukasan ay nakita ko si nanay na nasa lamesa at malungkot na nakaupo. Napag-alaman ko na hindi pala nagpuntang bukid si tatay ng araw na iyon dahil masama na naman ang pakiramdam at nakakulong lamang sa loob ng kanilang kwarto. Ilang araw at gabi pa ang lumipas ay mas lalong lumala ang kalagayan ni tatay na halos hindi na naliligo, hindi lumalabas ng kwarto kapag umaga o yung may araw pa, hindi kumakain ng mga nilulutong pagkain ni nanay, pero lagi itong nakakaramdam ng gutom. At kapag naman sasapit ang dilim ay katakatakang bumubuti palagi ang lagay nito na minsan pa nga ay masigla pa na tila ba wala lang nangyari sa kanya. Isang umaga, hindi kami nakapasok sa eskwelahan dahil may nakausap si nanay na tagalugar lang din namin na mas mabuti daw na ipaalbularyo namin si tatay at baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. Ang iba naman ay sinasabing sa ospital dalhin dahil baka may sakit ito at para na din maagapan at hindi na lumala pa ang kanyang sitwasyon. Dahil sa may malapit lang na albularyo o manggagamot sa aming bayan, ay pinuntahan ito ni nanay upang tignan si tatay. Kami ang nagbantay sa bahay dahil baka mamaya ay kung ano ang mangyari kapag mag-isa lang si tatay na ikinatatakot naming mangyari. Pagdating ni nanay at ng manggagamot sa aming bahay, ay agad itong napapalatak at sinabing may nangyanggaw kay tatay. Ang yanggaw po ay isang uri ng pangahawa ng mga aswang sa ating mga tao. Pumasok ang albularyo sa kwarto nila tatay at pagkakita pa lang nito ay sinabi niya na idinaan ito sa laway at pagkain ang pangahawa kay tatay. Isa lang ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling iyon, kundi sila Mang Nestor, Aling Tessa at si Maylin dahil sila lang naman ang madalas na nag-aabot ng pagkain kay tatay nitong mga nakaraang araw.
May namuuding galit sa utak ko para sa matalik kong kaibigan na si Maylene dahil hindi ko lubos akalain na ganun ang gagawin nila sa aking tatay. Hindi naging madali ang gamutan kay tatay at inabot ito ng halos mahigit isang linggo bago nagamot at tatanggal ang sisiw sa kanyang tiyan na nagsisimula ng mabuhay at lumaki. Kitang-kita naming pamilya ang isinuka ni tatay na napakalapot na laway at halos nababalutan nito ang sisiw na kulay itim. Pagkasuka ni tatay dito ay agad itong ikinulong ng albularyo sa isang lagayan dahil maaari daw itong lumipat sa ibang katawan. Dinasalan ng lingwaheng hindi ko o hindi namin maintindihan at pagkatingin ay wala ng buhay ang sisiw na kulay itim. Inaway ko din sa Maylene at pinagbintangan sa ginawa nila sa aking tatay na ikinabigla at ikinaiyak nito. Sinabi ko sa kanya na simula nung araw na iyon ay hindi na kami magkaibigan at ipagsasabi ko sa lugar namin na aswang ang pamilya nila. Matapos maisuka ni tatay ang sisiw ay bumabalik pa din ang albularyo sa aming bahay para dasalan o orasyonan si tatay. Madami din siyang ibinili ng mga hindi pwedeng gawin ni tatay hanggat hindi pa ito lubusang nakakabawi sa nangyari sa kanya. Katulad na lang ng bawal kumain ng hilaw na karne, isda o kung anumang pagkain. Bawal lumabas ng gabi at kailangang nasa loob na ng bahay kapag papalubog na ang araw. Kailangan din niyang maligo ng merong mga dahon na ibinigay ng albularyo at iba't ibang kulay ng mga bato pati na din na may kahalong asin at kalamansi ang kanyang ipampapaligo. Pero bago umalis ang albularyo ay may sinabi ito na nagpayanig sa buong katawan ko. Malapit ang taong nangyanggaw kay tatay at halos katabi lang ng aming bahay. Kapag may nagpunta o bumisita daw kay tatay ay wag na wag itong papapasukin sa loob ng bahay at ipakita ang patay na sisiw para malaman nito na alam namin na siya ang aswang na nanghawa o nangyanggaw kay tatay at hindi na ito magpapakita pang muli sa pamilya namin. Isang umaga ay may kumakatok sa aming pintuan habang kami ay mga nag-aalmusal. Yung usapan naming pamilya ay natigil dahil sa pagkatok. Si nanay ang tumayo at dinala ang lalagyan kung saan nakalagay ang patay na sisiw na pinausukan pa ng albularyo. Pagkabukas ng aming pinto ay halos panawan ako ng ulirat dahil sa bumungad sa aming lahat. Hindi ito si Mang Nestor, Aling Tessa at Maylene na pinagbibintangan ko kundi ang kumpare ni tatay na si Tio Orlan ang nasa aming pintuan. Hinanap nito si tatay at gusto daw kamustahin pero hindi sumagot si nanay at ang tanging naging tugon lamang niya ay binuksan ang lalagyan at ipinakita ang kulay itim at walang buhay na sisiw. Pagkakita ni Tio Nestor ay para itong nataranta at namutla ang buong pagmumukha na agad nagpaalam sa amin na sinabing pasensya na daw sa abala. Gumaling ang aking tatay at nakabawi sa mga nangyari sa kanya at agad din naman kaming humingi ng paumanhin sa ginawa kong pambibintang kay Maylene at sa pamilya nito. Laking pasasalamat ko na lang din kasi pinatawad ako nito at natawa pa nga sa akin kasi sa ginandaganda daw niyang iyon ay mapagkakamalan pa pala siyang isang aswang. Hanggang ngayon po ay matalik pa din kaming magkaibigan at kasama ko siya habang binubuo ang kwento at karanasan namin ito. Friend, sorry sa pambibintang na ginawa ko dati. Nadala lang ako ng emosyon, pasensya na ulit han eh. Habang si Tio Nestor naman ay hindi na muling nagpakita sa aming pamilya at bali-balita na lumipat na daw ito sa ibang lugar. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales at sa paglalathala nitong aking kwento. Sana po ay mas madami pa kayong mapasaya na mga tagapakinig dito at hanggang dito na lamang po. Muli, ako po si Mary Rose mula sa bayan ng Rizal
at pagpalain po sana tayong lahat ng Poong May Kapal. Maraming salamat pong muli. Magandang araw po sa lahat ng mga ka-Creepy Tales natin. Magbibigay lang po ako ng maikling opinion tungkol sa kwentong na ibahagi natin ngayong araw. Nais ko din po pala munang pasalamatan si Miss Mary Rosa pagbibigay, paglalathala o pagbabahagi ng kanyang kwento at karanasan dito sa ating PCT channel. Maraming salamat po Miss Mary Rose ng Rizal, kababayan ko pala itong center natin ngayong araw na ito. At sa inyo pong kaibigan o sa best friend na si Miss Mylene, thank you din po sa inyo. So, ito pong kwento ni Miss Mary Rose, no? Napakaganda ng pagkakalahad niya. As in, na unti-unti niyang binibuild up yung mga senaryo. Although hindi ito yung mga karaniwang aswang na napapakinggan natin na ano ba tawag dito? Yung may sumugod, may narinig sila na kung ano-ano, o yung may nakita silang aswang talaga. Ito, kung hindi pa dahil dun sa nangyari sa tatay ni Miss Mary Rose at doon sa albularyo, hindi malalaman na nayanggaw pala yung tatay ni Sender. So, maganda din yung aral na napulot natin dito. Kasi hindi maganda talaga na basta-basta ka nalang mambibintang nang wala ka namang sapat na pruweba o ebidensya. Mabuti na lamang po at napatawad siya at hindi dinibdib nung pamilya ni Mylene, ni sino ba to? Si Mang Nestor at si Aling Tess yung ginawa ni Mylene. At hindi niya naman siguro pinaggalat talaga sa lugar nila na na aswang sila kasi napatawad naman siya. At ayun nga, sabi nga niya best friend daw. So, ang nakakagulat dito, nung unang binaba, nung nire-record ko tong kwento, ang una ko talagang naisip ay baka yung pamilya nga nila Mylene kasi katakataka na ilang araw lang yung lumipas, biglang gano'n na yung nangyari sa tatay ni Miss Mary Rose. Pero ang nakakagulat, yung kumpare pala na sino ba yun? Tio Orlan ang nanghawa o yun ang yanggaw. Alam niyo yung tipong malapit na kakilala tapos hindi niyo pag-iisipan na masama pero yun pa pala ang gagawa ng hindi mabuti sa inyo. Good thing na lang po na magiling yung albularyo na nakuha o gumamot sa tatay ni Miss Mary Rose at hindi tuluyang naging aswang yung tatay niya. Ito lang din po yung mga tanong ko. Bakit kaya bawal kumain ng hilaw na karne o kung anumang hilaw na pagkain, bawal lumabas ng gabi o kailangan kapag papalubog na daw yung araw nasa loob ng bahay, tapos maliligo na may mga dahon, tapos mga bato-bato pa na ibang kulay tsaka kalamansi at asin, para saan kaya yun? Siguro sa mga may alam dito, just comment down below po sa ating comment section para naman po malaman ko kung bakit ganun yung mga ipinili ng albularyo at kung bakit kailangan ipakita dun sa Tio Orlan yung patay na sisiu. Ito din parang hindi ko alam kung saan ako nakarinig ng kwento na alam niyo yung may isinuka na nahawa din na nayanggaw na puro laway daw tapos may nakabalot na parang ibon o yun nga sisiu na kulay, hindi ko maalala kung dilaw ba o itim. Pero sa kwento ni Miss Mary Rose, hindi ito yung mga tipo na exaggerated na kailangan pang lagyan ng dagdag para mas lalong nakakatakot yung kwento. Na isa to sa mga nagustuhan kong kwento na naibahagi ko dito sa ating PCT channel. So maraming salamat po Miss Mary Rose.
At sa mga nakakaalam po doon sa sagot sa mga tanong ko, just comment down below po. So, ayan po. Dako na po tayo sa shout out nitong bahagi ng ating programa ngayong araw nito. So, babanggitin ko na lamang po ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po ako sa inyong mga bawat komento. So, umpisa na po natin. Shout out po to these following people. Hello po kay Miss Wani Rosero, kay Miss Aprilis World, kay Miss Sweet Lady Centeno, maraming salamat po. Hello din po kay Miss Teresita Sairon, kay Boss or kay Miss Lenlen Binaro na ating supporter dito sa PCT Channel. Sinasabi niya na pwede daw siyang i-add sa kanyang Facebook account. Nakalink dito, nasa comment section yung kanyang Facebook page. O i-search nyo na lang yung Len Binarao, LHENBINARAO. As in Len Binarao po. So, ayan po. Para daw makita daw natin kung ano yung mga ibinabahagi niya sa kanyang account. So, maraming salamat po Miss Len Binarao sa suporta dito sa PCT Channel. Hello din po and shout out kay Mr. Cel Williams, kay Miss Sally Coleman Hutchins, kay Boss Pawpaw Edyok Salas, kay Miss Mary Ann Labini, kay Miss Teresa Del Puerto. Hello din po kay Miss Rachel Fernandez, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Sandro Contenente, kay Boss Jamer Bellarmino, kay Miss Roda Rivera, kay Miss Sherilyn Ishikawa, kay Miss Frinalyn Abian. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Maria Fumoto, kay Miss Iris Tachibana. Maraming salamat po sa suporta at pagtangkilik sa ating PCT Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Jovelyn Trads, si Boss Edmond Sabiano, si Boss Jeffrey Bersabal, si Miss Liza Heger, si Miss Elena Bonita, si Miss May Patagan. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Azalea Hunt, kay Miss Rowena Tabola, kay Boss Bonsai Chua, kay Miss Laika Vien, kay Miss Rowen, kay Boss Joris Evano, kay Boss Eris Crib Horror Tales, at kay Boss JR Zacate. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Kija Balsomono, si Miss Kija Balsomo na ating silent listener from Qatar. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Resil Laga, kay Miss Shashimi, kay Miss Laarniki, kay Boss Tulisan Bautista, kay Miss Afelia Yasin, kay Miss Anan, kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Miss Jude's Evening Star. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa mga kwentong ibinabahagi namin dito sa PCT. Hello din po syempre kay Miss Eileen Mirapuente, kay Miss Christine Olson, kay Miss Jel Catanes, kay Boss Rins Batirzal. Maraming salamat din po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Grace De Guzman, kay Boss Roman Jones Salinas. Maraming maraming salamat po Boss Roman at mag-iingat po kayo sa duty. Hello din po syempre kay Miss Irene Costales, kay Boss Red Sherosal, kay Miss Mary Arcelar, kay Miss Marichel De Guzman, kay Boss Bobby Ongsuego, kay Miss Calidan T. Norte. Maraming maraming salamat din po. Hello din po, syempre kay Miss Cyril Malabs, kay Miss Sally Giva, kay Boss Pinoy Horror Encounter, kay Boss Pinoy Horror Encounters, na isa ring Tagalog Horror Channel. Sana po ay mag-subscribe kayo and pakinggan ninyo yung mga ibinabahagi nilang kwento. Hello din po syempre kay Boss Aswangan Story. Sana po ay supportahan din ninyo ang kanilang channel. Shout out din po kay Miss Neneng 3M, kay Miss Maria Cristina Goma, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Miss Linda Lin, kay Miss Ayan Rin, kay Miss Paula Kang, kay Miss Eileen Doroteo, kay Miss Jeremy A. Anog, kay Miss Dimple Zumi, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Paupaw Edyok Salas. Hello din po syempre kay Miss Jezreel Suliano, kay Miss Monera 77, kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Miss Rosal Reyes, kay Miss Yang in Japan. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Hello din po kay Miss Carla Sebastian, kay Miss Aryan Villarreal, kay Miss Cleofe Geyer, kay Miss
Janet Leguaton, kay Miss Rachel Fernandez, kay Miss Jovelyn Trads, kay Miss Enelra Gregory ng Kuwait. Maraming maraming salamat po at mag-iingat kayo dyan sa Kuwait. Hello din po and shout out kay Miss Iris Tachibana, kay Boss Jack Jackie G, kay Miss RL Bardbook, kay Miss Vanessa Apilat Galia, at kay Boss Lord Jeff Rocks. So, ayan po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik at pagsubaybay dito sa ating PCT channel. At nais ko rin pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa patuloy na tiwala dito sa PCT, dahil ngayon po ay 15,000 subscribers na po itong ating channel. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po tayo lalago ng ganito. Kaya maraming 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 salamat po. At syempre, lalong-lalo na din kay Miss Joanne na ating co-admin and co-narrator, na talaga namang all out sa suporta. Sa kapag busy ako, matyagang nagre-reply sa mga nagko-comment. Kadalasan nagbabahagi rin ng mga kwento at siya rin yung nagnanarit. Maraming 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 salamat, Miss Joanne. Kaya nga sinasabi ko na hindi na kailangan ng regalo dun sa birthday ko. Pero kung mapilit ka, sige. Talagang yan yung gusto mo iregalo sa akin, na paano naman baka mamaya buhay na ahas yung ipadala mo sa akin dito sa Pilipinas. So, ayan po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga Kaka-Creepy Tales. Hanggang sa susunod po. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, Happy Creepy Tales!